Hey, what's up sa inyo mga kamote? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, mag-a-unboxing tayo. Unboxing yun ha, hindi unboxing. Ay, mali pala. Unboxing yun ha, hindi boxing. Loko-loko ka talaga ha. Siyempre, mag-unboxing tayo galing sa Lazada! Meron kasi naging sale ngayong 7.15 or tinatawag na July 15 ng Lazada. Yun yung promo sale nila. Kaya umorder ako ngayon para sa gagamitin kong vlogs and videos para mas maganda yung shots natin. Hindi na ka muna, daming ginagawa dyan, bago kayo niya. Alam, oras na, gabing-gabi na. Bukas naman, pagpahingay mo naman ako para mag-vlog ako. So, ito na nga. Ano ba ito mga damit na to? Bukas na to? So, yun na nga. Meron tayong in-order sa Lazada. Noong nag-sale sila, noong 7.15 or yung July 15. In-order ko ito sa Lazada at ngayon lang ito dumating. So ngayon, i-unbox natin tong mga to. Ito yung microphone and gimbal. So yun na nga, ipapakita ko kung paano yung function nito at kung paano ito i-set up. Meron tong mga... So itong una, ang binili ko ay itong 731 ko nabili to sa Lazada. Kung nakikita niyo sa screen, 731 ko nabili itong microphone. Ito yung may kasamang yung parang may buhok ba yun? Hindi ko alam kung ano yung sabihin nun eh. Kung anong tawag dun. So yun na, bubuksan na natin to. Uy! Saka bubble wrap pa. Tapos mamaya may tutorial ako kung paano ito i-set up, tapos kung paano natin ito gamitin sa vlogging. May example videos ako nito para malaman nyo kung paano ito gamitin na mas maganda. So, itong microphone na to, ang brand niya ay Senda Minigun. Ginagamit siya for vlogging. And syempre, may kasama siyang... Tcharam! Ito yung sinasabi ko yung parang balahibo. Ito naman para sa hangin or noise reduction. Ay, patak. Para sa noise reduction, para maiwasan yung mga annoying sounds. Para mas clear yung makikinig nyo. So, ito. Ang kasama niya, may pouch na kasama. Tapos merong manual. Tapos nakabox siya. Maganda yung pagkakasild niya. Tapos meron ito. Yung balahibo, balahibong pusa. Tapos meron siya connections. Itong isa ay para sa cellphones and ito namang isa ay para sa mga DSLR. Yan. And then meron siyang adapter. Yung parang nilalagay sa mga tripods tsaka dun sa ibabaw ng DSLR. Ngayon naman, ito yung pinakang mic niyo. Oh, yeah. Senda SD-MM1. Yan. Please comment SD-MM1 for mine. Nag-online selling. Hindi, joke lang. Ito yung mic niya. So, itetest natin to. Kung maganda ba siya o hindi. Dahil babalik natin to sa Lazada. Then ngayon, i-install ko lang kung paano to install. Meron pala siya ditong goma o dito sa foam. Hindi nyo lang siguro makikita sa video, pero makikita mo siya, may goma siya dito. Ang gagawin ko dito ay isusuklot ko lang to, or isushoot ko.
So ito na nga, naikabit na natin yung mic tsaka itong balahibong pusa. yung pang-protection sa wind. Ito, then ito naman yung kakabit natin dito. Ito, ilalagay dito para dun sa stand ng monopod or dun sa DSLR. Then, dahil ngayon, ito gagamitin natin sa smartphone, ito yung gagamitin natin na cord. 3.5mm na cord. Yan. Sulat lang natin to or shoot natin. Then ito, sa kabila, sa smartphone na. Then, itetest natin ngayon ito kung effective ba or kung gumagana ba ito. Madali lang tong i-install and yung process nito. Kasi ang alam ko sa Android, may dinadownload to na open camera. Or check nyo sa Play Store, search nyo yung open camera. Then, pagka-download nyo nun, i-open nyo yung application. Tapos sa settings ng video, meron dun na audio source or yung audio settings ng video. Doon nyo iseset yung microphone external. Ngayon, meron tayong testing nito. Panoorin nyo na lang sa mga susunod na video. So, para gumana yung sa microphone na binili natin, may application na kailangan i-download. Kasi kapag gayang normal camera, hindi siya gagana. So, Play Store tayo. Then, search nyo yung open camera. Then ito, meron na ako ditong download, i-update ko na lang. Yan, okay na. So, open natin. Punta lang tayong settings. Tapos, video settings. Meron tayong makikita dito ng audio source. Dito tayo sa external mic. Ito yung i-click nyo. So, pwede nyo nang testingin. Ngayon, itatest natin to sa electric fan, itong mic, para ma-check natin kung nagana nga. Yan. Ito na. So, tatanggalin natin. Tatry natin na. Yan. Nakatanggal. Balik ulit natin. Sa mic lang ng cellphone ang gamit, tatry natin. Tutok natin itong cellphone. Yan. Yan lang yung shot niya. Yan yung pagkakaiba niya dun sa may mic at saka wala. Text naman, ito namang gimbal na binili ko sa Lazada na 547.99 sa July 15. Ngayon i-unbox natin kung paano ba ito gamitin. So sana effective itong nabili ko para papakinabangan ko. So ang brand niya ay wala. Ang alam ko, meron ito. Ito yung copy ng Roxanne Pro Gimbal. Yun ang alam ko. Na-search ko lang ito sa, sinearch ko muna ito sa internet bago ako bumili nito. Kung paano yung function nito, kung paano gamitin at paano i-set up. Mabigat siya. Kulang-kulang siguro na 1 kilo yung timbang niya. Oops, yeah. Then meron siya nito, yung bakal na pwede na ipakilo sa sobrang bigat. Then, hindi naman siya sobrang bigat. Ang nagpapabigat dito, itong weights. Itong tatlong ito. Yan, yan yung nagpapabigat. Para mabalance yung sa gimbal, para smooth yung video o yung shot mo. So, set up natin to. Ngayon, meron siyang cellphone holder ito. Tapos, ito namang isa sa kabila. Ito yung sa handle na sasaksak natin dito. Dito ko siya nilalagay kasi sa cellphone ko itetesting. Dito sa ikalawa. Tapos, i-shoot lang natin to. Then, ihigpitan natin ng konti.
Tapos ito namang isa na para sa balancer. Yan. Itatry ko siya na dito sa ikalawa. Yan. Shoot lang natin. Higpitan. Yan. Ngayon, tanggalin lang natin to. Tetest ko siguro mga at least 2 weights lang. Hindi ko alam kung ilang pounds to, kung gaano kabigat, pero may kabigatan siya. Dalawa lang muna yung ilalagay ko para sa smartphone. Testingin natin kung effective or maganda ba yung shot. Or smooth ba kung naglalakad ako, hindi ba nakakahilo pagka nasa video na. Tapos meron ako dito na universal na holder ng cellphone. Ganitong pagbabalance niya, hindi naman ako professional para masabi na perfect yung pagbabalance ko. So, ito lang yung para sa akin, kung smooth ba sa akin o hindi. So, I think na okay naman siguro yung magiging result nito. Tetestingin ko lang para sa susunod na video kung okay ba o hindi. So, pwede naman ako mag-adjust kung anong gagamitin kong adjustment para maging smooth yung video ko or yung shot ko. So, check ko kung maganda yung shot niya. Yan. Pigpitan ko lang mahigi. Yan! So, ito na. So, parang nabibigatan pa ako. Hindi siya masyadong smooth. So, sa susunod na video, na ito yung video sample nung gimbal. So, hanggang dito na lang tayo mga kamote. Sana may nakuha kayong tip and sana nag-enjoy kayo sa video na to. Syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa aking channel. So, hanggang dito na lang tayo mga kamote. Bye!